Pinilinigo ang Panginoon na kinain ang kanyang halan. Purihin siya ay awitan at papurihan magpakailanman. Purihin siya ay awitan at papurihan magpakailanman. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, nalubha ako nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong dakilang maawain ay nangingibabaw sa aming ginagawang kabutihan at idinadaing na mga kahilingan. Ang kagandahang loob mo sa amin ay gawin mong mag-umapaw upang ang kasalanang ipinapangambang ihingi ng kapatawaran ng budhi naming takot na ikaw ay lapitan ay iyong patawarin ng lubusan at ang iyong pinag-aalangan ng naming hingin sa pagdarasal ay iyong pagbigyang aming makamtan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Galacia. Mga kapatid, nasusulat na si Abraham ay nagkaanak ng dalawang lalaki, sa alipin ang isa at ang isa'y sa malaya. Ang anak niya sa alipin ay ipinanganak ayon sa karaniwang pangyayari. Ngunit ang anak sa malaya ay bunga ng pangako ng Diyos. Ito ay isang talinghaga. Larawan ng dalawang tipan ang dalawang babae. Ang isa'y ang tipan sa bundok ng Sinai na kinakatawan ni Agar at ng kanyang mga anak na pawang mga alipin. Ngunit ang Jerusalem na nasa langit ay malaya at siya ang ating ina. Ayon sa kasulatan, magsaya ka, o babaeng hindi nagkaanak. Humiyaw ka dahil sa kagalakan. Ikaw na di nakaranas ng pagdaramdam sa panganganak, sapagat higit na marami ang anak ng babaeng nangungulila kaysa babaeng may asawa. Kaya nga mga kapatid, hindi tayo anak ng alipin kundi ng malaya. Pinalaya tayo ni Kristo upang manatiling malaya. Magpakatatag nga kayo at huwag nang paalipin muli. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ngalan ng Diyos ay dangal
ngayon at magpakailanman. Ngalan ng Diyos ay idangal, ngayon at magpakailanman. Dapat na magpuri ang mga alipin. Ang ngalan ng Poon ay dapat purihin. Ang kanyang pangalan ay papurihan, magmula ngayon, magpakailanman. Ngalan ng Diyos ay idangal, ngayon at magpakailanman. Buhat sa silangan hanggang sa kanluran, ang ngalan ng Poon pupurihing tunay. Siya'y naghahari sa lahat ng bansa, lampas pa sa langit ang pagkadakila. Ngalan ng Diyos ay idangal, ngayon at magpakailanman. Walang makatulad ang Panginoong Diyos na sa kalangitay doon naluluklok. Buhat sa itaas siya'y tumutunghay, ang lupa at langit kanyang minamasdan. Mula sa alabok ang mga mahirap, sa pagkalugami ay itinataas. Ngalan ng Diyos ay idangal, ngayon at magpakailanman. Magsitayo po ang lahat. Hallelujah, 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 hallelujah. Tinginin niyong lahat ngayon ang tinig ng Panginoon sa loob na mahinahon. Sumain niyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panong iyon, samantalang dumarag sa mga tao, sinabi ni Jesus, "Napakasama ng lahing ito. Naghahanap sila ng palatandaan mula sa langit, subalit walang ipapakita sa kanila, maliban sa palatandaang inilalarawan ng nangyari kay Jonas. Kung paanong naging isang palatandaan si Jonas sa mga taga-Nineveh, gayon din naman magiging isang palatandaan sa lahing ito ang anak ng tao. Sa araw ng paghuhukom, titindig ang reyna ng timog laban sa lahing ito, at sila'y hahatulan niya ng kaparusahan, sapagkat nanggaling siya sa dulo ng daigdig upang pakinggan ang karunungan ni Solomon, ngunit di hamak kay Solomon ang naririto. Sa araw ng paghuhukom, titindig ang mga taga-Nineveh laban sa lahing ito at ahatulan ng kaparusahan, sapagkat nagsisi sila dahil sa pangangaral ni Jonas, ngunit higit na di hamak kay Jonas ang naririto." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna. Kung paano naging tanda si Jonas sa mga taga-Nineveh. At ito ang sinasabi ni Jesus sa ating ebanghelyo, na siya, si Jonas, ay naging tanda ng pagbabalik loob ng mga taga-Nineveh. Kung babalikan natin ang kwento ni Jonas, no, siya ay sinugo ng Diyos sa Nineveh para magpahayag na sila'y gugunawin kung hindi sila magbabago ng buhay. At unang pagdinig pa lamang
ng pagpapahayag ni Jonas ay inutos ng hari na ang lahat, pati ang mga alagang hayop, ay magdamit ng sako at maglagay ng abos sa kanilang ulo bilang tanda ng kanilang pagsisisi at pagbabalik loob. Si Jonas naging tanda ng panawagan ng Diyos sa pagbabago ng buhay at sila'y nakinig. Pero sa Ebanghelyo, sinasabi ni Jesus, napakasama ng lahing ito. Sinasabi niya sa mga harap niya, bakit? Kasi lahat na nakita na nila, napakinggan na nila ang pagpapahayag ni Jesus, pero hindi sila naniwala sa pagpapahayag ni Jesus. Hindi sila nanampalataya sa kabila ng kababalaghan at kagagaw at mga milagrong ginawa ni Jesus, hindi sila naniwala. Naging matigas ang puso, naging sarado ang isip. Magandang paalala din sa atin, no, bilang mga Kristiyano ho ngayon, na ang taong pinagpapala ng Diyos ay nakikinig sa kanyang salita. Ang taong pinagpapala ng Diyos ay lumalakbay patungo sa daan ng pagbabago ng buhay. Hindi man agad-agad, pero sana may nangyayaring pagbabago araw-araw. May nangyayaring pagbabago sa buhay, may nangyayaring paglago sa buhay. At yan po ang tanda ng isang deboto ng mahal na pong Jesus Nazareno. Hindi ho palala ng palala, kundi ang isang tunay na deboto sa kanyang pakikinig kay Jesus, bumabait ng bumabait. Kahit minsan may mga temptasyon sa paligid niya, kaya niyang labanan ang temptasyon na yon nang higit kaysa dati. Halimbawa, may kaibigan ka, sasabihin sa iyo, tara na, magsugal tayo. Ikaw dati isang aya lang, sige ka kagad eh. Pero dahil lumalago ka na sa debosyon mo, dahil lumalago na yung pagmamahal mo sa Diyos na bunga ng iyong pagdadasal, anong nangyayari? Kaya mo nang sabihin, pas ako diyan, ayoko. Kung dati ay yung imbitasyon, medyo nahihirapan ka pa natanggihan, may mga pagkakataon na minsan ay napapa-oo ka rin. Pero dahil lumalago ka after some time, after some years, kaya mo nang sabihin, ayoko na. Pas na ako diyan. Kung ikaw ay deboto at lumalago sa debosyon, kung dati may magsabi lang sa iyo, Mars, may chika ako, ikaw naman agad, what is the latest, Mars? Spill the tea. Pero dahil lumalago ka na sa debosyon, bagamat araw na araw-araw kang tinatanong, Mars, may chika ako, may mga araw nang kaya mong sabihin, pass ako. Tapos, after ilang months, kaya mo nang sabihin doon sa kaibigan mo na lagi nagsasabing, Mars, may chika ako. Kaya mo nang sabihin araw-araw, pass ako diyan. Labas ako diyan. Ayoko na. Ayoko na ng chismis. Ayoko na ng bisyo. Dahil bunga ng ating patuloy na pakikinig sa salita ng Diyos, kaya nagkakaroon ng pagbabago ng buhay. At yan po sana ang imbitasyon sa atin, na sa ating debosyon sa Poong Jesus Nazareno ay may nangyayaring paglago sa ating buhay at pananampalataya. Hindi ganito lang tayo lagi. Hindi kaganyan lang.
Hindi ka, ganito na lang ako, wala na akong magagawa. Hindi. Nilikha ka ng Diyos na may pagmamahal. At nilikha ka ng Diyos na may kakayahan na magbago at lumago. And God knows that capability in you. God knows that you can do it. Magtiwala sa Kanya, manalig ka sa Kanya, pakinggan ang Kanyang salita, at hayaan ang salita Niya ang humubog sa buhay mo. Kung ganun ang gagawin natin, nakikinig tayo sa salita ng Diyos na di hamak kay Jonas. Nakikinig tayo sa karunungan ng Diyos na di hamak kay Solomon. At ang taong nakikinig sa Diyos, pinagpapala ng Diyos. Ang taong nakikinig sa Diyos, nagbabalik loob at nagbabago ang buhay. At yan ang tunay na deboto. Amen. Magsitayo po. Minamahal ko mga kapatid, bumabaling tayo sa pananalig sa Diyos Ama para sa biyaya ng pagbabagong buhay at makatugon ng may katatagan sa panawagan ni Kristo sa pagbabalik loob. Ang ating itugon, Diyos na simbolo ng mga himala, basbasan mo kami. Diyos na mga simbolo at mga himala, basbasan mo kami. Ang mga puso ng lahat ng lalaki at babae naway mapanumbalik sa Panginoon na tumatawag sa daigdig sa pagsisisi, manalangin tayo. Diyos na mga simbolo at mga himala, basbasan mo kami. Atin nawa'y tanggapin ang buong mensahe ng Ebanghelyo, pati na ang mga salitang bumibigkas ng pagsubok at krus sa buhay. Manalangin tayo. Diyos na mga simbolo at mga himala, basbasan mo kami. Katulad ng mga mamamayan ng niyebe, naway itakwil natin ang mga masasamang pamumuhay at bumaling tayo sa Diyos ng buong pagpapakumbaba at nagsisising espiritu. Manalangin tayo. Diyos na mga simbolo at mga himala, basbasan mo kami. Ang mga may sakit at matatanda naway makatagpo ng kasiguruhan at pagmamahal mula sa mga nag-aaruga sa kanila, manalangin tayo. Diyos na mga simbolo at mga himala, basbasan mo kami. Ang mga yumao naway tumanggap ng kapayapaan at kaligayahan sa kaharian ng Diyos, manalangin tayo. Diyos na mga simbolo at mga himala, basbasan mo kami. Ama ng lahat, ibinigay mo sa amin ang tandaan ni Jonas upang mangunahang ipahayag ang pagdating ng iyong anak. Mula sa walang hanggan, niloob mo ang kanyang muling pagkabuhay. Isama mo nawa kami sa kanya sa magpakailanman. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna. Salamat ng
Tumayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang paghahain ng mga alay na iyong inihabilin at sa pagdiriwang ng dapat naming ganapin, ang kabanalan ng iyong pagliligtas naway sumaamin sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikinalugod mong likain ang sanlibutan na iyong pinagbabago at idinarangal sa pamamagitan ng iyong anak na kinalulugdan. Kaya't utang na loob ng iyong mga itinatangi at na mga banal na kapiling mong lagi ang iyong paggiliw at pagkakandili. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngala ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng Tanang Kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawa kanya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinagatihati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na iyahandog para sa inyo. Gayun din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Tumayo na po. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyon tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan.
Kaawaan mo at paghindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Itong Kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa Kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Sa amin ipadama.
ay nang mahirap o aming pag-asa't gabay sa aming saya at hapis ang lawkang kaaya-aya. Liwanag ng aaliwan sa amin lumalaw ka. Halinga mo ang takbuhan noong unang una pa. Pawiin ng aming pagod ang pasanpagaanin. Minamahal kong kandungan sa hapis kami hanguin. Liwanag ng aming puso sa amin madaan ka. Itulot mong po sa amin kapayapaang wagas. Ang iyong gantimpalatmana, pangako mong kasarinlan, bunga nga ng pagkandili, ligaya magpakailanman. Available na po ang ating mga All Souls envelope. Sa mga nagnanais, maaari kayong kumuha na malapit sa mga pintuan ng ating simbahan o sa Information Guard. Isulat lamang po ang mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan at mga kakilalang na mayapa o sumakabilang buhay na. At sa buong buwan ng Nobyembre, ito po ay ating isasama sa lahat ng mga misa na nagaganap sa ating simbahan. Muling inihahandog ng ating simbahan ang Nazareno Medallion. Mabibili po ito sa ating Parish Finance Office. Ito po ay nakakahalaga ng 25 pesos. Ang malilikom po ay gagamitin sa pagsasaayos ng electrical system ng ating simbahan. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mong sa pagsasalo namin sa pagkait inuming banal, kami ay maging katawan ni Kristo na aming pinakinabangan sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga may daladala nilang imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito na may maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpas sa walang hanggan. Amen.
at pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Umayo kayo, taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin.